Isang pinagpalang araw mga kalaagan at sa mga Japanese food lovers and who are looking for a beautiful place to experience Japanese food in Cavite. Pero kahit nasa Cavite ka, pwede mo pala maranasan ang Japan Rides, at hindi mo na kailangan mag-travel pa sa Japan para kumain ng Japanese food. Kaya ngayon araw samahan niyo ako puntahan ng isang authentic Japanese restaurant na may cafe, park, fish pot, at garden. At ito ay ang Zanzan Restaurant, Kyoto Park, Japanese Food Hall, and Cafe. Ito ay matatagpuan sa Hoilian 2, Barangay Upli, Alfonso, Cavite. Sa pagpasok nyo dito may makikita kayong malaking gauge. Ito pala ay isang lantern shop, pero ongoing pa din ang construction nito. At sure ako balang araw, pag matapos itong lantern shop, ang ganda nito sa labas in the future. Kaya very welcoming talaga ang lugar na ito. At meron din dito sign, para alam mo kung saan ang gusto mo pumunta. Pero syempre lahat, try natin mamaya. Syempre unahin natin itong Japanese food hall. At ito ang place sa loob. Feeling ko nga nakapag-travel ako sa Japan. Dahil sa hitsura nito, sobrang laki nito. At pwede rin gawing event place at very relaxing ang mga music na pinatutugtog nila dito. At ang food hall ay hindi naka-aircon para siguro pumasok ang fresh air. At kilala rin ang Alfonso, Cavite sa kanilang malamig na klima dahil ito ay malapit lang sa Tagaytay City. Dito sa loob ng food hall, makikita rin ang magagandang design mala Japan ang dating insta-worthy talaga na kahit saan ka pumesto sa lugar. Dinala talaga nila ang local culture ng Japan sa restaurant na ito, at meron din wishing well sa gitna ng resto, kasi kung makikita nyo may mga coins at mga koi fish din, open nga rin ang pinaka-catchy nila, kaya kita mo rin ang pag-prepare ng food, at sa pagkakaalam ko ang chef nila dito ang isa rin Japanese, none other than veteran Japanese chef Masa Ishikawa, a resident consultant of this restaurant. Kaya sure ako na authentic ang mga Japanese food na inihahay nila dito. Alam nyo ba, sobrang visible din ang nga menu nila dito. Syempre meron silang ni upper na traditional Japanese cuisine like sashimi, maki, sushi, gyukutsu ramen, udon, donberry, a la carte at iba pa. At ito na nga mga ang kanilang mga menu makikita. Sobrang affordable ang prices nila at budget meal talaga. At ito na nga mga pagkain dito ang sarap kahit hindi pa natin natitikman, at food presentation pa lang, yummy na. Solid talaga sa murang halaga matitikman nyo na ang mga iba't ibang cuisine Japanese food. After satisfied cravings authentic Japanese dishes, at dahil sa mahilig tayo sa kafe, kaya pumunta tayo sa cafe shop. Kunting lakad lang matatagpuan na natin ang Zanzan Cafe, is a newly opened cafe inside Zanzan Park, beside the Japanese food hall. The whole area is a themed park where you can experience the charm of Japan without any traveling outside the country. Ang galing kasi magkahiwalay cafe shop at food hall, kaya pinaghiwalay sila para ang aroma ng cafe ay hindi mahahalo sa amoy ng Japanese food nila. Simple lang cafe shop na may magagandang bintana ito at visible ito sa labas. Sa portion na ito ang city park na al fresco at fresh air at nakaka-relax. At pwede rin ganapin ng mga meeting dito or meet up ng kachat mo, at e-celebrate ang inyong Valentine's Day. Sana all. Kahit ano pang mga occasion pwedeng-pwede ganapin dito sa Zanzan. Alam nyo mga kalaagan, ito na yung sinasabi kong Japanese restaurant dito sa Alfonso ko lang pala matatagpuan, na ito gusto ko mapuntahan noong last video ko, para ipabatid at ipaalam sa mga naghahanap ng magandang lugar para sa kanilang dating place lalo na ngayon Valentine's Day. At alam nyo mga kalaagan ng Zanzan, it has indoor and outdoor seating, parking available na malawak ang area, and pet friendly cafe. At ang operations nila ay mula alas 11 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. And to visit Zanzan via public transportation, you take buses from Manila bounded to Alfonso, Tagaytay or Nasugbu, then get off at the Shell station across Bendigo Taal, then look for tricycle terminal located on the side of the road called Alirio Drive.
However, for private vehicle it is highly recommended to use navigation apps such as Google Map or Waze for accurate traffic directions. So, pagkatapos natin magkape, ikutan natin ang Zensen kung ano ang meron dito sa loob. Na-discover ko na meron dito malawak na taniman ng vegetables. Ito ay ang Zensen Yaoya Garden, fresh vegetables at kung mahilig ka naman sa mga halaman pang garden, meron din sila mga plants na available. At ang mga vegetables na hinahain ay fresh from farm to table, ibig sabihin, dito sila kumukuha ng mga gulay na niluluto nila sa resto, kaya sure na sure fresh at nutritious ang mga nihahain na gulay nila dito sa restaurant. At alam nyo ba mga kalaga ng hydroponic nila na lettuce dito sa garden at iba pang pananim ito ay napaka-water conservation talaga. Kasi po ang water dito ang lumikot lang siya from halaman to depo nila, through sa mga PVC holes na nakakonect dito sa mga pananim. Kaya walang sayang ang tubig nila dito kasi ito ay nare-recycle lang, ayos diba? Ayan mga kalaga, maganda pa sa gawa nila. Mula dito, ang tubig, sa baba ngayon, sa timba, tapos ang timba na dito, at diverso ulit dito, hanggang dito sa ano. Tapos akit na naman, sa tubo, na distribute na naman sila. Hanggang doon. Tapos yung mga pag napuno na, babalik dito, tapos balik doon dito na sa perfecto lang ang tubig dito kumating sa kabila sa mga kamatis dito dito walang tapon ng tubig dito kasi pag napupuno babalik lang. Wala palang tapon dito ang tubig nyo, kuya, no? Nare-recycle siya. Dilig, tapos bubasa mga drum ulit. Ganda nga eh. Ito pala ang ano niya. Parang pinaka-filter ko yung drum. Oo. Ako pag napupuno na, may gauge. Babalik ulit dun sa orange na. Oo. Hindi rin malulunod ang halaman natin, no? At lagi mayroon siyang tubig. Kahit tag-araw. Maganda ang idea eh. Pero may motor siya, no? Meron po. Meron motor siya na pag-akyat. Yung dito sa, ito sa mga host. Motor. Motor ang ginagaan. Maganda ang idea. Sige. Ganda. Hindi pala maano sa tubig to eh. Hindi mawawalan. At ito naman ang medyo kakaiba sa resto na ito, dahil meron sila fishing spot. Ito ay ang Zensen Suriba Fishing Spot. Dito pwede kang mamengwet for just 50 pesos per 30 minutes. Pero ang mahuli mo naman ay titibangin para mabayaran mo, pero pwede mo rin ipalinis. Take out or ipaluto ang mga mahuhuli mo dito, ang galing diba? At punta naman tayo sa kabilang part, na meron pang ongoing construction site dito, at ito ay ang Zensen Kyoto Park, kaya sure ako pag matapos itong park ay napakaganda nito at maraming madadagdag na activities, or event na magaganap in the future. May kasabihan tayo, sa buhay natin, hindi dapat nagmamadale, lahat ay may tamang panahon. Tandaan, ang mga bagay na madaling makuha, ay ang mga bagay madaling mawala.
Paano mga kalaagan, hanggang dito na lang at huwag kalimutan mag-like and subscribe sa YouTube channel ko, Lagan 2021, at pindutin bell button para updated ka lagi sa mga video ko. Salamat at mabuhay!